Hoy, kumusta? Nandito tayo ngayon papunta sa Antipolo. Tingnan natin yung Mitsubishi Mirage na 1989. Gagawin natin yung project car. Siguro, tatry kong i-rally. O kaya, sa future, pwede rin i-track. Pero ayun nga, naghahanap lang ako ng beater car na gusto kong kuligutin para matuto mag-mekaniko. O ayun, sumahan niyo akong tingnan kung ano yung magiging itsura niya. And hopefully, sana mapatakbo natin ng maganda sa future at saka ma-restore ng Antipolo. Ayun, let's go! Punta tayo sa Antipolo. Traffic, hindi ako gagalaw. Sobrang stressful nito para sa akin. Umilaw na yung gas tank ko. Tapos natrapa tayo dito sa traffic dito papuntang C5. Ayan. Pagas muna tayo. Hahanap muna ako dito. Tapos yun pa, wala akong cash. So hindi ako makakapagpagas lang basta-basta. Ay nako, speak of tanga. Diba? So ayan na. Nasa petrol na tayo. Makapagas na tayo. Grabe. Grabe yung stress. Ganun pala yun. Okay, so ayan. Para may may masabi ako dito habang nagda-drive tayo. Bakit nga ba ako bibili ng lumang sasakyan? So ang hinahanap ko talaga ay tinatawag na beater car o yung sasakyan na yung pwede mo lang laro-laruin, yung hindi ka sasaktan ng ulo kapag ka-dent, mga ganun. Tapos gusto ko din yung medyo simple lang. Gusto ko yung sasakyan na masisimulan kong matutunan gawin. Tapos ito, hindi ito mabilisang desisyon. Matagal ko na talagang iniisip na maghanap ng project car. So ito na yung magiging Mirage Money Pit natin. Money Pit Mirage. Yan. Parang donut media. So tingnan na lang natin mamaya kung ano yung itsura ng sasakyan. Babalikan ko kayo. Pagdating na pagdating, hindi na ako nakapag-video-video. Test drive na agad pagkatapos tingnan yung sasakyan. Para makita ano pa pala mo. May torque naman kanina. Na ipa. At dahil nagustuhan ko na nga at pasok sa budget, ayan na. Konting muni-muni pagkatapos gumastos ng malaki. So pumunta muna ako dito sa Antipolo. So ayun na nga, binili ko na yung Mirage. Babalikan namin after
few days. Pickup day, nakisabay ako sa parents ko dahil papunta sila ng Manila. So nagpahatid na din ako pumunta ng Antipolo. So ito si sir, napagbilang ko ng Mirage. Maraming salamat, sir, na asikaso mo yung sasakyan bago kukunin. So sana makauwi tayo. Ayan, nakikita niyo si sir. Ayan. Mahahabol natin, may mukha tayo dito. So ayan. Ayun na nga. Excite? Na-excite din siya. Na-excite ako. Tingnan mo, iniisip mo na yung iniisip mo na kung ano yung mga gagawin na sa mga seats. Ayan, si mother. Tingnan mo. Oh, ayan. Dapat pupuntahan mo na yan. Drawing mo na ng talo. Oo, ano yan. Tataklo ba na? Maganda na siya. Dito. Pagmamahal yan. Mas mataas to sa gusto ko kasi yung gusto ko lang yung Tudor lang. Mahal to noon eh. Hindi, mas mahal yung Tudor ngayon. Ay, hindi nga, mahal nga ito noon. Oo nga, yun nga. Ayan, si father, masaya din siya. Ito yung mura dati, Mirage. Mga small, yung nagsimula yung mga small cars. Pero may pagkakabili mo, kung sinama mo ko dito, natawaran ko. Tama. Ayan. Ayan, masaya sila, masaya naman sila, natutuwa naman sila. Sir, thank you. Ingat. Ay, ako yung mag-iingat. So ayan na, nandito na tayo sa Mirage. Nakuha na natin. Naglagay na tayo ng mga charger. Let's go home. So mamaya na, saka na yung beauty shots. Galing sa modelong sasakyan, iba yung feeling ng carbureted engine. Feeling instant yung throttle response. Ramdam mo lahat ng nangyayari sa makina sa puwet mo. Yung steering malambot naman pero may exercise ka talaga lalo na sa mga liguliko. Ang lakas maka-feeling hipster habang sakay ka nitong bago nating beater. Classic na classic head turner, hindi lang dahil sa looks kundi dahil sa pops and bangs ng makinang wala sa timing. And speaking of wala, wala rin sa alignment ang steering, wala sa balanse ang gulong at wala ring aircon. Para akong niluluto habang tirik yung araw nun eh. Sige. Yan. Ano ba? Maganda ng dashboard mo. Opo, medyo okay pa naman. Wala lang aircon. Yun, medyo mainit. Palitan lang tayo ng Bluetooth speaker. Needs wheel alignment at saka wheel balancing. Pero gagawin na natin yun after nating magpalit ng steelies. So, ayun. Handles 120 kbh. Somewhere, not here. ano yun? At fourth gear sa power mode. Natin. Sabay na natin yung installation para dito, nasa Caltex tayo sa MCX. Okay, we made it. Ayan, pinalagyan na rin ng RFID.
pan, yung RFID. So bubutasan doon ako kasing laki ng cart. Dalawa pa rin yung i-maintain mo na cart, pero isa na lang yung sticker. So ayun. Garden tayo ng itsura. May tayo sa isang trusted mechanics natin. Mechanic shop. Meron din silang parts ng brakes. So, doon tayo. Dito tayo sa ENC die. I sit in my chair.